Gusto mo bang marinig mula sa taong nakakuha na ng family dito sa Finland kung ano yung ginawa niya? Gusto mo bang pumunta sa Finland pero nagdadalawang isip ka kung madali lang makuha ang family mo? Panoorin mo tong video to para sa ito. Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene, and I'm a nurse living here in Finland for 7 years. Nandito na rin yung family ko. Pero, hindi ko sila kinuha dito. Dito na ako nagka-family. So, sa mga kakilala ko guys na nakuha na nila yung family nila dito, isa sa mga ni-require sa kanila ay ang proof of funds or bank statement ng both parties. Bank statement for the last 6 months, yon. Yung isang kaibigan ko, nakuha niya yung asawa niya. Pero ilang taon na siyang nag-work dito bago niya kinuha yung asawa niya. Ang pina-require ay yung bank statement ng asawa niya for the last 6 months, pati yung bank statement niya. Ngayon guys, I'm excited dahil may nakilala ako na kararating lang dito sa Finland, tapos nakuha na niya yung family niya. So, panoorin niyo to guys. So may kasama tayo ngayon si Nems na nag-work dito sa Finland at nakuha na niya yung family niya, di ba? So talagang possible na makuha natin yung family natin dito sa Finland. So i-share niya konti yung kung paano niya nakuha yung family niya dito sa Finland. Bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Nandiyan yung mga kasama niya sa workplace. Sige Nems, go. Bati ka muna, Nems. Kayo muna ni Marbs. Hi sa mga families namin. Way back home sa Makati City, Kulyado, and sa mga family. And yung lahat ng mga kamag-anak namin sa Ilocosur! Ilocosur! At yan, shoutout na rin sa mga katrabaho namin, mga Pinoy dito sa Atendo Guanamo, KMARB Lapland! Yay! Yay! KMARB, how about you girls? Hello, Miss Irene! Hello! We're always watching your vlogs. We're here now in Finland! Yes! Yeah. Greetings po sa family ko na nasa Taytay Rizal. Hi mama, papa. Asasaw ko si Art, sa bibi ko si Aaron Daniel. I miss you so much. Sa mga kapatid ko, Kevin, Karen. Hello, I miss you all. Nice. So si Nems, nakuha niya yung family niya dito. October siya andito sa Finland, April siya nag-apply for para sa family niya. Yes. So, yung mga requirements, ay tapos, after 1 week, NEMS na-approve, di ba? Sabi mo. Yes, na-approve kagad yung family ko. So, ang requirements lang na hiningi ni immigration from me is my full-time contract, tapos yung TEM form na tinatawag, and then 6 months payslip, and then yung lastly yung statement of account from my bank dito sa ano dito sa Finland. Okay, so yeah, basically yung sa bank, it doesn't really require any certain amount, basta magkatugma lang yung company na nagpapasahod sa iyo. Mag-a-appear kung ano yung nag-appear sa payslip mo, so it's supposed to appear din sa bank statement. Okay. To confirm na talagang nagtatrabaho ka from that company. Okay. Ni-require ka ba na magkano dapat yung pera mo sa bank para makuha mo yung lahat ng pati yung anak mo? Actually, hindi. Pero ang hindi siya required na magkaroon ka ng certain amount. Pero ang in-advise sa akin ni immigration, for as long as na meron kang sahod na 1,100 euros per month, pwede mong i-under doon sa application mo yung isang anak. And the rest of the family, for as long as they can provide financial support from your home country,
which is Philippines. So, nagpakita ng statement of account yung asawa ko na kayang isupply yung rest of the family, like members. For the whole year. So, si Nathan, pwede ko siyang in-under ko siya sa name ko, under my salary. So, covered siya ng salary. Pero si husband at saka si Nisha, nag-show sila ng show money from the Philippines. So, ayun nga, ang show money ng isang adult is around 450,000 to 500,000, the safest. And then for Nisha will be around 350,000 to 400,000, safest. So, kung kaya mong ipalo siya ng 1 million pesos, total coverage na yon ng 1 year expenses dito sa Finland. So, pasok na pasok yun sa immediate. So, kailangan dapat makukover yung buong taon? Yes, buong taon. Yes. Okay. And then, sa Philippines manggagaling yung show money nyo, kailangan at least 6 months ng statement of account na may ipapakita. So, yung pera nyo na total amount ng 1 million is supposedly nandoon na siya ng 6 months ago bago kayo mag-appearance. So, dapat 6 months before yung personal appearance ay available na yung funds sa bank account. For example, September 2021 ang personal appearance. So, March 2021 ay dapat available na ang show money sa applicant's bank account. Meron na dapat bago yung appearance. So, nag-appear sila dun sa Philippine Finnish Embassy sa Pinas. Mm-hmm. Okay. Tapos na-interview din sila, Marvs. Actually, ang nangyari lang, biometric agad. Wala nang interview. Biometric sila kaagad. Oh, okay. So, ganun lang kabilis. Pero yung sa money, talaga yung parang malaki. Malaki lang siya actually yung pakinggan. Pero since show money lang naman siya, like, pwede ka namang humiram. You can hear from relatives or close friends. Yung parang patak-patak, ganun. Tapos hindi mo mamalayan na may nabubuo ka ng ganun malaking pera. Sabagay. Kasi parang isipin mo, it's for the family. Pero ang pinakamagandang part dun kasi is si Finnish immigration, hindi sila nang de-deny. So for as long as kaya mo i-provide yung hinihingi nilang documents, is hihintayin ka nila. Like for example, yung akin, when I applied my A visa, April 12, di ba? So, kinabukasan, na-approve na ako, 23. And they know, nakita nila sa system na under A visa application din yung family ko. So, they notified me na, hey, Nems, Kulyado, we need your updated statement of account. Yun na nga. And then yung full-time contract mo, TEM form, at saka yung 6 months payslip mo. Yun yung hiningi nila sa akin. So, nung in-upload ko yung documents ko, 3 months lang yung na-provide kong payslip kasi kai-start ko lang siya. Kai-start ko lang yung work ng month of January. So, nag-attach lang ako ng letter of explanation na 3 months lang yung kaya kong i-provide kasi I just started January, which you can see from my contract and statement of account. So, yun, tinanggap ni immigration, luckily. Then, okay. After a week, approve na sila. Okay. Grabe ang bilis. So, sino ang nag-request ng show money? Medyo nakukuha na ako doon eh. Yung embassy ba? Si immigration mismo. Kasi before I applied for my family. Dito? Oo. Tumawag ako dito mismo sa immigration na what if hindi kayang i-cover ng salary ko yung 3 members ng family ko? Kasi 2 anak tsaka 1 asawa, di ba? So, 3 members yung kailangan kong supply. Eh, yung record na sahod is like,
1,100 at least per month is isang anak lang daw yung pwedeng i-cover doon. So sabi ko, what will happen to my two other family members? And then ang in-advise sa akin is they can provide financial support from your home country since they are the one who are applying, not me. Ah, okay. Kasi, kumbaga, oo, sila eh. Sila yung applicant eh. Through family ties siya. Na ako yung main. So, okay. So yun yung, ano. So, possible yun. Na, kasi yung ibang kababayan natin, nag-aalala sila na hindi nila makukuha yung anak nila kasi nga, hindi kayang i-cover yung sahod nila. But actually, they can do the show money na tinatawag. So, yun nga yung question kanina. So, may other option. Okay. Okay. Thank you for sharing. At least now we know na pwede pala yan. Kasi yung mga kakilala ko din, nakuha nila yung family nila dito. Pero walang show money. Yung mismong sweldo lang nila. Pero it takes siguro after 1 year yun. So, nakapag-ipon sila ng konti. Okay. Tapos, nakapag-ipon ng konti. Yung iba naman, ang ginawa nila, one at a time. So, kunyari, dalawa yung anak. Isang anak lang muna yung kinuha. Ah, kaya pala. Okay. Oo, yung iba, ganun. Oo. Yes. So, yeah. So, actually, it really does happen na ganun. Pwedeng sabay-sabay na you don't need to wait for like a year bago mo makuha yung possible family. Possible pala. Oh, possible siya. Okay, so, okay. Yung dalawang kong kakilala din, ganun dun yung in-advise ko sa kanila for them to get their family. Kasi yun, nakalipad na rin yung family nila. Dalawa yun na kaibigan ko. Tapos kagabi, dumating yung family nung isa. Tapos, I think next month, darating yung isa. Kaya itong mga kasaka-work ko dito, yun din yung ina-advise ko sa kanila na gawin na they don't need to like wait for a long time. For as long as na pwede namang makahiram ng pang-show money. Kusta na, Marbs, ang Finland? Naka-adjust ka na? Hindi pa rin kasi dito sa Kemiarbi walang ano, walang lubugan ng araw, hindi nagsasunset. Medyo, yung matutulog ka ng 1, magigising ka ng 3, tapos titingin ka sa labas, maliwanag pa. So yung isip mo parang umaga pa rin yung ganun. Hindi kami natutulog dito ng, sa Pinas kasi natutulog kami mga 8, mga ganyan. Aha, dito, 1-2 yung ano namin, yung tulog namin. So, nag-a-adjust pa lang? Oo, nag-a-adjust pa lang. Pero maganda na si Finland. Malinis yung hangin, no? Oo. Gustong-gusto rin ng mga anak ko yung, ano, yung paligid, yung climate, yung weather. I mean. Okay, yan, guys. Oo, kasi sa bahay, talo kami sa bahay kasi naka-comforter na kami sila. Hindi pa sila naka-comforter, tapos yung aircon doon maghapon. Kaya dito, mahal. Kaya dito, ilabas mo lang sila, okay na sila. Hi, Nathan! I have Aaron. You can play with my son. Yung panganay ko. Sige, thank you, Nemsa. Thank you, Marlene. Thank you talaga sa time nyo. So, sobrang thank you. And nice meeting you and sa dalawang girls. Thank you. Thank you. See you around. Bye-bye. Ingat. Si Nems naman ay pumunta dito sa Finland bilang student noong October. Tapos, pinalad siyang makakuha ng full-time job noong January. Tapos, noong April, nag-apply na siya para makuha niya yung family niya. Then, sabi niya, after 1 week, may result yung application and it's positive. Yun. Kaya nakuha niya agad. So, mga bandang May,
nandito na yung asawa niya at yung dalawang anak niya. So, possible pala yun, guys, na January lang siya nag-work, tas after 3 months, nakuha na niya yung family niya. So, possible, yun lang ang kailangan yung gawin, yung sinabi niya. Hindi ko alam na pwede palang gawin yun, yung ginawa ni Nems. Kaya, maganda to, guys, kasi pati ako natututo. Natututo tayong lahat. So, magandang i-share din to sa ibang mga kasama natin na gustong makuha yung family. According to migri.fi, you are required to have sufficient financial resources in Finland from other sources than benefits paid by the society. Some social benefits are considered income. Certain social benefits reduce the amount of financial resources required, like child benefit, child care allowance, child maintenance allowance, study grant, housing allowance. Sufficient financial resources or secure means of support means that you have sufficient funds for you and your family to live in Finland. What to do if you have insufficient net income and you want to get a family member? For example, gusto mong kunin yung asawa mo pero kulang ang sweldo mo dahil 1,400 lang ang natitira. Eh ang kailangan ay 1,700 euro. Ngayon, alam na natin na ikaw na nasa Finland at yung asawa mong nasa Pinas o nasa ibang bansa ay pwedeng magbigay ng bank statement para i-prove na kaya niyang mabuhay dito sa Finland at hindi aasa sa government. Thank you so much, Nems and Marvs, and sa dalawa niyang anak, si Nathan and Nisha. Thank you so much for sharing your story dahil maraming matututo and of course, maraming lalong mai-inspire na mag-aral dahil dyan sa story nyo. By the way, guys, birthday pala ni Nems. So, belated happy birthday, Nems. I hope you enjoy your day and God bless. So, that's it, guys, for today. And remember, guys, you only live once. So, enjoy life, God bless, and take care. Bye-bye! Enjoy summer, guys!